Binana nila dito yung Baksha tsaka yung Khalid. Tsaka yung ano, yung Tigreal, yung isang araw. Oo, Tigreal din. Baksha tsaka Tig yung magkasama. So, yung tatlo pala, yung tatlo. So, maganda yung banning dito na Rich Apex. Very commendable drafting for them. Kasi gaya na sinabi ni Pakbet, pinag-aralan dito yung kalaban nila na team. Anyway, for JNA Esports naman, it is going to be most probably the Benedetta middle lane. Mid, so, in terms of the line of feeling ko, kailangan mag-club dito ng JNA eh. Ayan na, club na nga yung kukon. Mas maganda sa line nila si Claude. Oo, oh, mas maganda. Kasi advisable, kumbaga hindi magiging maganda para sa kanila. And shout out sa 1.3k viewers natin dyan, guys. So, kumaari lang lamang po eh, mag-comment kayo kung sino sa tingin nyo yung mananalo sa stream natin ngayon. And ganyan sinabi natin, to complete the lineup of JNA Esports, it is going to be the club. Ganda ng ano? Ganda ng hero dito ng both teams natin. Pag nag-fail yung Rich Apex dito sa early game nila, mahihirapan sila. Kasi yung hero lang nila dito, sila na lang sila. Wala sila masyadong burst na maganda. Pag di gumana yung Selena dito sa early game, mahirapan silang ano tapusin kasi yung JNA dito nakaparse eh. Kaya Kailangan si Selena dito umpisa pala makaaraw na kung hindi yatapi bolis talaga. Mahirapan sila lalo nun. Kasi yung JNA nakikita ko sa lineup nila balance lang eh. Pero ito, ito na tayo mga kaibigan sa ating Dota Bracket Finals. Laban natin ngayon is Reach Apex laban sa JNA Esports. Sa ating red side, yan ang JNA Esports, Demon Kite ni Pao, on that Benedetta CJ para sa kanyang Farsa, Kevlar on the Lapu-Lapu, Trevor naman gagamit na Akai, and Aaron or si Jerax na dati sa BSB ang gagamit ng Claude. At para naman dito sa Reach Apex, alidap dito sa kanyang Pakito, Ryzen dito para sa kanyang YSS, Rico dito sa kanyang Selena, Ice dito para sa kanyang Uranus, at Umay Cute ko dito para sa kanyang Cupra. Parang yun lang pangalan dito ni Umay Cute ko. Hindi mo alam kung na-umay siya dahil cute siya or na-umay lang siya bigla. Anyway, sayang dun ang flame shot ni parang Rico. Ako medyo na-late siya ng konti. Most probably nakuha niya dito yung buff ng JNA Esports. Anyways, para sa laro natin ngayon, kung makikita niyo sa dalawang gilid ng ating dalawang screens, nandiyan po mukha ng ating mga players. Ang nagagaw po ang players for both Reach Apex at JNA Esports. Oh. Abyssal up to the middle lane, walang tatamaan doon. Very aggressive dito ang side ng Reach Apex. Kailangan nilang maging aggressive dito kasi kailangan nilang magawa yung early game nila dito para makaipon yung ano dito. Makaipon yung YSS ng early game nila. Kasi pag tumamantay lang sa pera to, medyo malulugi yata yung Reach Apex kasi yung hero dito ng ano, ng JNA, meron sila ditong Bene. Mabilis rin sa objectives to eh. Oo, mabilis din mag-clear actually dito si JNA Esports as compared to Reach Apex. Kasi kung mapansin nyo, for JNA Esports, meron din silang Claude. Eh diba, from the initial part of... that one, pero damage nga lang dito for the Reach Apex squad. And going back to my thought, initial part, ang Blazing Duet is ginagamit talaga just to clear the minion wave. Pero the objective is now up, mga kaibigan. This is against 2. Pero pumasok dito. Uy, muntik mo! Sayang! Yung ano doon, yung flame shot. Rico, that is the second time around that Rico will use the flame shot, pero sayang yung objective na supposed na makuha nila. And if we reach Apex, that is the turtle objective na kailangan mas secure. And Golden is on the side of Reach Apex. Kailangan mag-taste lang ng JNA dito kasi kailangan nila paipunin lang tong Claude para makasama sa clash eh. Lugi kasi sila kasi laging matiklima tong Reach Apex kasi mabibilis bumakap. Lalo dito yung Uranus, kailangan niya lang katin niya yung link, tapos babackup na siya agad. Ayun lang yung gagawin niya dito eh. Kaya magpa-5 man lagi yung Reach Apex dito, kaya mag-iingat yung JNA dapat. Oo, para naman dito sa JNA, iiwas sila na mag-teamfight, dapat mag-pick sila na mag-pick sa mga side lane dito na Reach Apex para hindi mapilitan or hindi mabigyan ng chance dito si Reach Apex na makapag 5-man objective or 5-man ganking. So Uranus against the club, medyo egos dito si Claude. Kita niya naman mga kaibigan, under the turret, Aaron is already low on life.
This is against Eyes of Reach Apex. Pero si CJ nandito for the backup, ladies and gents. So, hindi pa rin uuwi si Jarax nor si Aiden of JNA Esports. Pero kung kita po ang lamang. Mm-hmm. Medyo lugi lang yung kalod dito sa botlane kasi kailangan ata siya. Nakabasag yata yung botlane. Ah, ma-maximize dito na Reach Apex ang third shield doon sa may bottom lane. Pero first blood na ako naman dito ng JNA Esports. There is going to be a trade, mga sir. Pero Mountain Shocker ginamit doon. Kung may slow pa yung effect dito ng Mountain Shocker, baka napatay na sila pula po. Anyways, mga kaibigan, na alam nila yung kapasidad ng bawat isa, kaya hindi na nagkakaroon ng team fight. Para nagkakasalisihan yung gameplay ng dalawang teams natin ngayon. Lulugi kasi yung JNA pag nagpagsabayan sila sa clash dito. Kasi lalo item dependent yung isang side nila dito. Marksman to. Kaya kailangan nila muna pa ipunin yung marksman. Kahit 2 items lang, pwede na yung Claude. Pag ganyan. Pero ito, Trevor, tinamahan. Tumaro mga kaibigan, Trevor with that Hurricane Dance. Tapos pumasok dito si Kevlas yung Madalik Cord using his ultimate. Na-style third estrict naman dito para kay CJ. Tapos magadali dito si Umay. Naku, si Pakito. And it's going to be Padilla. With that Pakito, pero disengage dito para sa side ng JNA Esports. No casualty, pero mazo-zone out ang mga players dito ng ating pulang team. Sa pula sa blue, sa mga kaibigan, araw dito pa mapa sa Benedetta. This is going to be secure turtle objective for Reach Apex, mga besiwap, at mahirap para dito sa JNA Esports. Sayang ang tinamaan kasi si Demon Kite eh. Oo, tsaka nahihirapan sila sa clash talaga dito. Kung makikita mo si Hero na Reach Apex, pang boxing talaga eh. Kaya mahirapan sila dito pag lumalaban sila. Naku, si Rico yata yung target nila dito. Ang ganda ng ipit. Naisipit mga sir, patay dito si Selena. Pero si Kevlar may iwan yata. That is against two players. CJ dito with the backup. Hindi, wala siyang ibabato na skill. Ayun, nabato sa ilalim na tore. Pero double kill na for the YSS. Mga kaibigan, that is against three players. 4-2 ang score. At lumalaki dito ang kalamangan na Reach Apex. Direct po pa ibitaw ang mga item ng players natin. Yun. Top farmer for this game is going to be the Uranus. So napaunat niyan if ever enchanted talisman on his arsenal. Para naman dito sa ating YSS, it's going to be the BOD for his first item. Hindi mo na-hunter na siya. Kailangan niya pa ng isang item dito para matunaw niya yung ano. Matunaw niya yung Uranus dito. Pero pa-brute force na yung Uranus. Ayun na, brute force na. Brute force na agad. Nakaya na kasi ito eh. Naka-average base. So, may pinakakalang ang average is additional gold whenever someone hits the minion or the jungle with a skill. So, kita na natin kung bakit nag-enchanted talisman din dito mga players natin. Pero Abyssal Arrow, kamuti ka na tumama dun kay Trevor onto the bottom lane. Here comes the Reach Apex. Pero makikita natin yung JNA Esports. Ayun, Hurricane Dance mga sir. Umay cutie ko doon ang madadali. Pero yung patay, Uranus securing the kill. Blazing Bolt, ginamit rin na Aiden. Not enough damage here for JNA Esports. At sa top lane natin, nasusun out pa si Lapu-Lapu. Mahirapan kasi mga lane ng JNA dito. Kailangan nilang ano, kailangan nilang mag-tiis muna. Huwag muna nilang labanan sa clash. May mga pang clear wave naman sila dito. Kaya kailangan, kahit hindi na muna sila mag-teamfight dito. Kasi kung titignan mo, masyadong team fight yung Reach Apex kasi sa hero nila eh. Matamaan ang pana dito, pwedeng patayin na agad eh. Tapos yung line-up dito ng JNA Esports, hindi naman talaga pang ganking. Kumbaga pang late game din na team yung problema dito ng JNA Esports. Pero si Trevor, mga kaibigan, another one with a Hurricane Dance. Medyo nasa malayong lugar. Patay yata. Nasa pain. Nabaliktad yata ng sitwasyon na yung nasa red team, napunta siya doon sa lupain ng blue team. Kaya parang nilayo na lang niya eh, para hindi na mapuntaan siya or hindi na din itry mag-backup dito ng kanyang mga teammates. Oo, kailangan lang dito, ano, kailangan lang mag-patience talaga ng JNA kung gusto nila bumawi. Siguro yung Akai, mag-ano na lang siya, depth niya na lang yung mga kampi niya, pang-protect na lang siguro yung ikot dito. Kasi kung titignan mo, puro pamasok yung ano, hero na Reach Apex eh. At saka dito for ano, for Trevor, medyo nakikita natin na nagiging hindi naman passive totally, pero yung kanyang ultimate nagiging ano, para panakas ng sarili. Nagiging panakas lang. Imbis na kahit hindi niya ma-hold ng super tagal, hindi niya matapos yung Hurricane Dance for a certain period of time,
malaking bagay kasi kapag ma-hold niya yung mga kalaban instead na gagamitin niya pantakas. Pero anyways, mga kaibigan, 8 minutes into our game time, 6-2 ang ating score. The gold lead is on the side of Reach Apex. Same goes with the hero kills. Unlocked, so for JNA Esports dito, hindi pa natin sila masyado nakikita sa team fight, pero hindi din sila nabibigyan ng opportunity na makapag-farm kasi napakita na mapa nila dito against Reach Apex. Oo, pero ayun, tinry nung ipitin ni Treble sa tower to si Ice, pero may purify siya. Pero wala nang purify to, pwede na nilang bigyan to kung sakaling umarap pa ng isa kasi mas mabilis yung cooldown dito nung ikot ng Akai. Ayun na lang siguro yung pinaka-pick up nila dito, mauna yung Uranus na patay nila. Para ano, para hindi na muna sila ma-zone, tsaka maangat nila yung lanes nila dito. Pero ginagawa na Rich Apex dito, parang pinimpress na lang yung lane eh. Hindi na nila inaano na. Oo, kasi hindi ito. Yung sa may middle lane nila, hindi ano. Pero anyways, that is going to be a post, mga sir. Sa ating naroon ngayon, biggest shoutouts nga pala sa ating 1.9k viewers. Huwag nyo nga kalimutan, guys, na i-like and mag-subscribe sa ating YouTube channel for JustML. I-search na po Just Mobile Legends. At syempre, sa mga viewers natin dyan, kay Danica Gail, kay Sophia Arabella, kay Tagian, kay Pauline, Nash Olivario. Guys, exclamation notify po kayo. Go GNA, sabi dito ni CJ Flores. Ayan, 2K na, saktong-sakto. Shoutout nga muna tayo dyan. Abang wala pa. Madaming may lodi sa'yo dito yung shoutout. Uy, kay Ate Nika Lay, shoutout din. Gamit na gamit ang pangalan at banggit na banggit ang pangalan niya for the whole JUSTML Challengers Edition. Pero ito, shoutout muna natin si Chelsea del Castillo. Yan, shoutout sa'yo. Shoutout daw siya until si Jason. Sino? Jason. Shoutout Bergado. Si Jason. Urban Bergado. Ayan, shoutout ayan po. Kay Nor G. Subang, nakamag-anak daw ni pangalan yan? Si Jeff? Ni Jeff Subang. Sabi niya, si pinsan daw sila. Ah, pinsan. Shoutout nga pala kay Jason Sandigan, kay Bam Iduno, Adino. Iduno, sorry. Nagkamali pa. Bam Adino of Sinag, Pilipinas. Oh, shoutout. Hindi mas pa yung masasabi ko, Neno. Shoutout kay John Bill. Suwan niya. Shoutout sa inyo, guys. Shoutout kay Marian. Shoutout kay Rafael Jane Almeida. Shoutout sa inyo, guys. Shoutout din kay Kenneth Agbay, kay Ate Linda Dominic, kay Sir Renz Darren Lorenzo. Waiting lang tayo. So, guys, for this one, antay lang tayo para maging ready ating mga players, ating mga teams. As much as possible, we want them to experience kung yung magandang gaming experience. So, we do not want to rush them kung hindi masyadong okay ang kanilang internet connection. Pero, syempre, hindi na lang hinahawak yun. Oo, baka nagsispike. So, pause muna saglit. Maximum is 3 minutes for every game. Accumulative. So, antayin na lang natin, mga sir. Shout out kay Christian Tabano. Ratings lang. Shout out kay Glenn Non Coronado. Kay Ivan. Shout out kay JV Gamasa. Gamasa. Oy, alam mo ba? Alam niyo ba, guys? Na I'm already on my third day of not eating rice. Abangan nyo po ang pagbabalik ko na makikita nyo sa camera. Mahirap yan, ha? Baka mamaya magmukha nakapusti. So ako sobrang lubog ng mukha ko, no? Mahirap yan. Nakakailo yan. Wala ka na ba sa sinag? Ay, wala ka na ba sa sinag? Wala ka na ba sa sinag? Wala na ba sa sinag si Bam? Di ko sure. Pero ito. Kasi nating tournament. Nakasama siya. Tonight, tayo. Welcome back sa ating game number 1. Again, this is the best of 3 series para sa ating lower bracket finals. On the blue side, with the 6 points and a Reach Apex, it's sa ating red side. Yun ang JNA Esports with the 2 points. So, we have the Lightning Truncheon already para dito kay CJ. O, the guy na sinabi natin for Reach Apex, they're not giving the enemy team the opportunity para makapag makasagot sa team fight or sa initiation na ginagawa nila. Wala kay kahit si CJ, wala pa napipitikan dito na damage eh. Oo, mahirapan din kasi sila dito ang lumapit eh. Lalo yung para sa pag nag-feather strike. Ano lang siya dun? Si Rico. Talagang ready na mag-TikTok yan. Anyways, mga kaibigan, third objective dito na secure na Reach Apex for the itemization, 8.70 para dito sa ating YSS. Napakalaki
as compared to the 5.1k di ka ni Jerax or ni Aiden. So, feeling ko kay Aiden dito as much as possible kumuha siya ng item that is specific for the defensive part kasi hindi nga na kaya kulang pa yata yan eh. Feeling ko kulang pa yung damage niya din. Alam mo yun, parang malilito ka kung defensive or offensive item yung bubuin mo. Pero kung ganyan, pero kung ganyan, pwede siya mag-damage eh. Huwag lang talaga siya papahuli. Ayun yung pinakamaganda na huwag siya papapana o kaya papahuli dito sa Cupra. Kasi pag nahuli siya dito, pwede siyang bursin eh. So, ito pa naman ng YSS. Oo, tama. Shoutout nga pala kaya Tom Adrian tsaka kaya Mark Aragon. So, mga Ragnarok boys natin dyan. Anyways, eto na guys. Ang ating Lord marching in onto the bottom lane. 6 at his score. We have the arrow para dito kay Rico. Pero under the turret, papasukin. Mga kaibigan ni pare Ace. Napakunat dito yung Uranus. Ganit sinabi natin, optimization wise, kulang na kulang dito ang JNA Esports. Kaya tinan mo, dinadaanan lang o. Tapos buhay pa din dito. Si Uranus, talk about disrespect mga sir. Tapos under the turret, piyasok na dito ni Padilla, another arrow. Kinamaan dito si Trevor and inhibitor turret onto the middle lane ay masisira na. This is against for Kevlar dito, patay na rin, giving a mega kill for this YSS. Ayun, walang bawas. Walang bawas. Wala pa, kulang talaga. Pag naka-super emblem ka talaga, kulang na kulang eh. Kulang na kulang yung bawas mo, kaya kailangan pa rin yung malepic roar pa. Yung sa isang item niya. Kita may damage doon ang turret. Anyways, the third rescue dito para kay CJ. Ang ginawa lang dito is to clear the minion wave onto the middle lane. Top lane inhibitor turret ay masiyan rin sa kamay dito ng Reech Apex. And look at the gold lead, mga kaibigan. Kulang na kulang dito ang JNA Esports. This might be it, pero walang minion wave. Okay, meron pa isa madedepensahan dito ng JNA Esports. Buhay na buhay ang kanilang mga players. Pero oh my cutie ko, yung tanker dito. Grabe naman to. At pwede yung turn buhay up. Pa yun? Buhay pa yun. Yung ano, yung Uranus nandun na sa base eh. Sinozone niya na nang sinozone eh. Walang bumabawas sa kanya dito sa hero ng JNA eh. Oh yun, nawala. Tinama pa yung araw dito si Farsa. The hero tapos that is to supposed to defend the base here of JNA Esports. Pero dito yung nalalabas sa kanilang base. And it is what it is para sa ating game number 1. Congratulations. Reach. Apex. Yun.